Samantala, bukod sa price ceiling na ipatutupad ng Department of Agriculture sa February 8, tinitingnan din ngayon ang pagbabawas ng taripa sa mga imported na karning baboy para mapababa ang presyo nito. May unang balita si Oscar Oida. Sa pulong ng Committee on Agriculture and Food ng House of Representatives, sumentro ang usapan sa ipapatupad na price ceiling sa presyo ng manok at baboy. Ayon kay Department of Agriculture Secretary William Dar, isa ito sa nakikita nilang hakbang para mapigilan ang labis na pagtaas sa presyo ng bilihin, partikular sa presyo ng baboy na umaabot na raw sa 450 pesos kada kilo. Napakalaki umano ng epekto nito sa publiko, lalo't maraming nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Tinutulak ng DA na triplihin ang 54,000 metric tons ng imported pork at babaan ang taripa para raw hindi magipit ang supply at umayos ang presyo sa merkado. Titiyakin din daw ng DA na magiging sapat ang supply ng mga produkto sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng lokal na produksyon. Pero umalma ang ilang stakeholders. Ayon kay Ernesto Ordonez ng Alianza Agrikultura, hindi raw sila kinonsulta sa itinakdang price ceiling. The new price ceiling is too low. And we analyzed it. The increase in price from what we think should be increased is 80 pesos profiteering, 60 pesos actual increase in cost. You see, when you have a price ceiling, you got to hit the actual problem, it's the profiteers. Unless you want to hit the producers, then tama yon. Tutol din si Ordonez sa pagpapababa ng taripa sa importers na dati naman na raw malaki ang kinikita. They compete with us, you know how much it will be? 200, we're 250. In other words, we don't have to decrease the tariffs, already making so much money. Don't decrease tariffs, please, you're killing us. Hirit pa ng ilang local suppliers, ang tunay na hamon daw ay kung paano matutulungan ang mga consumers nang hindi isinasaalang-alang ang lokal na produksyon. Pagtitiyak naman ni Secretary Dar, nananatili umano nilang prioridad ang mga local producers, pero kailangan din nilang tiyakin ang food supply ng buong bansa, kung kaya't kailangan din pagtuunan ng pansin ang pag-i-import. These are short-term solutions to address the existing problem. But the long-term solution po, tama po kayo na enhancing and nurturing the local commodity industries. Ganun naman yung mix of intervention. Alinsunod sa Executive Order 124 ng Pangulo, iiral sa loob ng 60 araw sa Metro Manila ang price cap. 270 pesos per kilo ang itinakda para sa pigi, habang 300 pesos naman para sa pork liempo. Ang presyo naman ng dressed chicken di dapat lumampas ng 160 per kilo. Ayon sa DTI, wala naman daw malalang kaso ng overpricing sa mga lalawigan di gaya ng sa Metro Manila. Yan ang unang balita. Oscar Oida, buong puso para sa Pilipino.